Nais ko muna pong manalangin. Manalangin tayong lahat. Maraming Diyos, Panginoon sa lahat. Salamat po sa pagkakataon muli kami makapananalangin sa iyo. At patuloy namin hinihingi ang tulong at gabay, ang pagkaunawa mula sa Banal na Espiritu sa mga salita mo. Pinapahayag sa amin pong mga buhay at sa buhay po ng Iglesia sa Kabuuan. Lord, nagpapatuloy kami sa pag-aaral. Matuto po ang lahat sa alam ni Jesus. Sige po, tayo po ay muli mag-aaral patungkol po sa serye ng pitong iglesia sa mga pahayag. At nasa pang-anim na po tayo. Salamat sa Diyos. Dalawa na lang. Okay, yung isa po ngayon, ang iglesia ng Philadelphia. Ang iglesia ng Philadelphia. Ano po ang meron sa iglesia na ito? Review muna po tayo doon sa uli, sa unang lima na pinag-aralan po natin. Po, yung una ay ang iglesia ng Epeso or Church of Ephesians. Ang tawag ng Panginoon dito ay you have forsaken your first love. Iniwan mo ang una mong pag-ibig sa mga taga-Epeso. Sumunod po ay sa mga taga-Smyrna. Smyrna. No, anong tinawag ng Panginoong Jesus sa iglesia ng Smyrna? Sabi ang iglesia ang nananatili sa kabila ng mga pag-uusig. Sa gitna ng mga pag-uusig, yung Smyrna. Ngayon po ay ang iglesia ng Pergamo, yung pangatlo. Ano po meron dito? Sabi at tinawag siya na the church that compromises its beliefs. Sabi ang iglesia daw na pinagkasundo ang kanilang paniniwala sa maling mga paniniwala. Yun po yung Pergamo. Ang mga negative, ano? Yung pang-apat, ang mensahe ng iglesia sa Thyatira, iglesia ng Thyatira, ano naman po tinawag dito? Sabi ang iglesyang sumunod o tinanggap ang turo ng propetang Jezebel. Propetang Jezebel ay bula ang propeta po. At yung panglima, last week, pinag-aralan natin ang iglesia ng Sardis. Ang iglesia ng Sardis, tinawag ni Jesus the dead church. Ang patay na iglesia. So ang dalangin natin, tayo po ay hindi tawagin ni Lord na patay na iglesia. Po tayo ay nabubuhay at patuloy na mumuhay, namumunga, nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Ngayon po ay ang iglesia ng Philadelphia. The faithful church. The faithful church. Sa pito, ito lang po, yung Smyrna at saka po yung Philadelphia, ang binigyan ni Lord ng magandang tawag. No? A good label. Now, ano kaya ang mayroon sa Philadelphia? Bakit tinawag siyang faithful church ni Lord? Dalangin natin, tayo rin po tawagin ng Panginoong Jesucristo na the faithful church. Ang tapat na iglesia. Sa pahayag chapter 3, 7 to 13, basahin ko po, ano po? Sabi, isulat mo sa mga anghel ng iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. Ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sinasarhan niya. Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita. At naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Verse 9, tingnan mo, palalapitin ko sa iyo, paluluhin ko ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling, malalaman nilang minamahal kita. Verse 10, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Verse 11, darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi na sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong
pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig, sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. May ilang nga dito. Yan, ilang po tayo ng isang ilaw. Praise God. So, dito po sa Pahayag chapter 3, 7 to 13 ay mga bagay na patungkol sa iglesia ng Philadelphia. Ano po yung lagi nating sinasabi? Ang pitong iglesia ay naganap na. Ano po, nangyari na po sa panahon ng mga alagad. Naganap na ang mga bagay na patungkol dito sa mga sa pitong iglesia. Pero sa kasalukuyan at sa panahon po natin ngayon, it is always a pattern of the different churches na po sa panahon natin ngayon. Sabihin, babala pa rin po ito sa atin. At sa atin pa rin po ang mga salitang ito bilang iglesia ng Panginoong Jesucristo. So, sabi, si Jesus ay pinakilala rito bilang may tangan ng susi. Susi daw po ni David, the key of David. No? So ano ang meron sa susi ni Haring David? Sabi, he who has the key of David, he who opens and no one shuts and shuts and no one opens. Sabi, siyang nagbubukas at wala nang makapagsasara at siya rin ang nagsasara at walang makapagbubukas. Yan po ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa kanya pong mga ginagawang decision sa buhay natin at sa buhay po ng isang iglesia. Kapag siya ay nagbukas, wala rin makapagsasara. Kapag siya ay nagsara, wala rin daw makapagbubukas. Ano po ba iyon? Ano po ba yung mga pintuan na iyon? Marami po, ano po? Maraming mga pintuan, like mga opportunities po sa buhay natin. No? Like opportunity in the work or workplace, in the ministry, no? O di kaya sa mga blessings, opportunity of blessing. Sabi, kapag kaya binuksan ni Lord ang mga opportunity sa iyong trabaho, sa ministry, no, sa mga blessings o mga pagpapala o biyaya na ibinukas sa iyo ng Panginoon. Sabi, lakaran mo na yon. Doon ka mabuhay. Huwag ka nang aalis doon. No, sapagkat itinalaga ng Panginoon ang mga bagay na iyon para sa iyo. Okay po? So, walang makapagsasara noon kasi ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ang nagbukas. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay. Wala rong makapipigil doon. No po? In the same way, pag nagsasara naman ng mga bagay ang Panginoon sa buhay natin, wala rin namang makapagbubukas. No? Walang makapagbubukas noon. Wala rin namang may kakayanang magbukas ng mga bagay na isinara ng Panginoong Jesucristo. So ano ibig sabihin? Kung nagsasara ang Panginoong Jesucristo ng mga bagay-bagay sa buhay natin, sabi, huwag malungkot, huwag malulungkot, o huwag ma-disappoint. No? Kikilalanin lang daw natin lagi na mga bagay nito ay alam ng Panginoong Jesus at gawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. So that's yun po yung sense no po, ng may hawak ng susi sa buhay natin. Siya nakakaalam, nakababatid ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Katulad po ng mga nangyayari ngayon, no, katulad ng lockdown, di ba? Para bang maraming nalak, maraming naisara na mga opportunity sa buhay po natin. No, wala, sabi, kikilalanin lang natin yun, re-recognize lang natin yun, ano, na ito'y gawa ng Panginoon. Bilangin rin ang mga ibinukas na opportunity ni Lord sa atin. Po, kung nagsara, may ibinukas ang Panginoon. Po, matulad ngayon din pong lockdown, no, na maraming, kumbaga wala namang pagtitipon ang iglesia. Di tayo nakikita-kita sa isang sa church no, po, na kung saan mayroon tayo sa bahay ng Panginoon. Akala natin, sinara ang church, pero hindi po. No, hindi po nagsara ang church, nagpapatuloy. Amen po ba? So, nasaraman ang building pero ang church ay hindi isinara. Dahil tayo po ang church. Ikaw ang church, ako ang church. Tayo pong lahat na mananampalataya ay church. Sinara po ba tayo ng Panginoon? Hindi po. No, ang mga gawain na nagpapatuloy sa stream, no, sa internet stream, no, katulad po nito. Sabi, kasi ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng iglesia. No, at kailanman sabi, hindi ito may pasasara ng kaaway po, sapagkat kung sino ang nasa atin higit na
malakas, makapangyarihan kaysa no sa Diyos ng sanlibutan ito o sa anumang Panginoon, o sino mang Panginoon ng sanlibutan ito. Si Jesu Kristo ang pinakamataas, makapangyarihan sa lahat. No, siya ang may kapangyarihan, na supreme authority sa mga buhay po natin, lalo na po sa buhay ng iglesia sa kabuuan. So the truth is, pinapakita po dito sa iglesia ng Philadelphia, they are weak. Tapos sila po ay mahina. Pero dahil sa kanilang katapatan, sa salita at sa Panginoong Jesucristo, sila po ay nananatiling pinalalakas ng Panginoon. When we are weak, Christ is strong in us. Lagi po natin tatandaan. So ang pananatili natin o pananatili ng iglesia ay hindi dahil sa atin, kundi ito'y dahil ito'y hawak ni Kristo. Amen. So we always depend on Christ. Even po sa mga resources ng church, no, everything comes from the Lord. No po, yung tithes and offering, no, napansamantalang nahinto, pero hindi talaga totally nahinto. May binibigay, may dumarating, no po, dahil ang Panginoon ang nagbibigay. Ngayon po ba, nagpapatuloy po ang mga gawain ng pagbibigay, no? Ang mga gawain ng pagbabalik ng mga bagay sa Diyos. Sa verse 8, sabi, pinuri ni Jesus ang mga taga-Philadelphia sa kanila pong katapatan, sa kabila po ng kanilang kahinaan. Sa verse 8, ang sabi po rito, basahin ko ulit. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lang ang iyong kakayahan. Kaunti lang ang kakayahan. Ibig sabihin, in some way, they have weakness, kahinaan. Ngunit sinunod mo ang aking salita. Yun po ang sabi ni Lord. Ngunit sinunod mo ang aking salita. At naging tapat ka sa akin. No? Sabi, anong dalawang bagay na ginawa ng Philadelphian Church? Ba't sila kinumend ni Lord? Sinunod ang salita sa kabila ng kanilang kahinaan at naging tapat kay Jesucristo. Kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Praise God, no po, sa reward ka agad ng Panginoon. Nagbukas ang Lord ng door of blessings para po dito sa Philadelphia. No po, they follow His word and they remain faithful. No, even doon po sa kabila ng kanilang mga kahinaan. In their weakness, no po, they recognize Jesus as their strength, no, by obeying His word. Sabi, sa kanilang kahinaan, kinilala nila si Jesucristo po bilang source ng kanila pong strength by obeying His word. Po, we obey the word and that is our strength, no, obeying the word. Amen. Sa verse 9, sabi, the promise of the Lord's protection. Ano ang pangako ng protection ni Lord sa atin na ibinigay din po dito sa Philadelphia? Tingnan mo sa verse 9. Palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga hudyo, ngunit hindi naman at salip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Yan ang sabi sa mga Philadelphia. Sabi, palalapitin at paluluhurin. Ibig sabihin, ang kampo ni Satanas, ibig sabihin, kinilala ng Panginoong Jesucristo ang kanilang katapatan sa gitna po na maraming mga tao. Sino yung mga tao na yon? Nagpapanggap daw ng mga Hudyo, ngunit hindi naman. No? Sa kanila, sa harapan nila, kinilala ang katapatan po ng Philadelphia Church. So the promise of protection, He condemns, kinondem ni Lord, yung pong mga taong hindi sumasampalataya na sa Kanya o sa persecutor ng Church. Po, sa mga umuusig sa iglesia, no, sila po ay hinatulan o kinondem ni Lord. Po, sa verse 10, is another promise of the Lord's protection. No, protection in time of trouble. Sa verse 10, sabi, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. So, ano gagawin ni Lord sa mga nanatiling tapat at sumusunod sa kanya mga salita? Naniniwala po ako, kabilang po tayo ron. Kabilang ka doon. Anong ginawa ni Lord? Ang sabi, protection.
iingatan sa gitna ng mga o sa mga panahon ng mga pagsubok na darating. Sa mga panahon ng mga mahihirap na pangyayari sa buhay na ito, ang pag-iingat ni Lord ay ipinangako niya na. Amen. Praise God. So, bawat sa atin, pinangako ni Lord, hindi ka mahihirapan. Bagaman ang paligid, may mga nangyayaring kahirapan, pagdurusa, o matinding mga pagsubok, pero ang sabi ni Lord, iingatan. No, iingatan ka. Iingatan ka ng Panginoon. Para sa atin po ba ito? Opo, para sa akin, para sa iyo, ang pag-iingat ng Panginoon. Sa mga nananatiling tapat at sumusunod sa kanyang mga salita. Ibang usapan kapag ka tayo hindi ay nagtatapat sa Panginoon at hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Opo, hindi para doon ang pangako ng Panginoon. Okay? Sa verse 12 is the promise of pillar in the temple or pillar of the temple. Opo, sabi, isang haligi ng templo. Basahin ko nga po sa verse 12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi siya lalabas doon. Okay, ano po ba itong templo? Ano po ba itong haligi doon sa templo? Di po ba kapag ka po tayo pumapasok na isang malaking gusali? Ano po? Isang malaki at magandang gusali. Mapapansin niyo po roon yung mga haligi na humahawak sa isang gusali. Ano po ito? Ito yung karugtong po ito ng pundasyon po yung mga haligi. At yung mga haligi ay mamamangha ka po, ano po, sa kagandahan ng paligid, hinahawakan ng isang haligi. Ano po ibig sabihin? No? Yung haliging humahawak po dito, sabi, tayo daw po ang gagawin ng Panginoon. Sabi, gagawin kitang isang haligi sa bahay. No? Sabi, sa templo ng aking Diyos, no, isa po pala tayong haligi. Amen po, yung haliging matibay na sandigan, no, sa bahay ng Panginoon, purihin ng Diyos. Meron po isang sikat na linya o quotation na sabi, ah, ikaw pala ay isang haligi na rito. Kapag ikaw ay nagtagal doon sa isang, sabihin natin isang institusyon o isang kumpanya, di po ba ang term nila doon ay haligi? Yan, haligi. Institution ka na doon. Ibig sabihin, something of an honorable place. Meron kang isang kinararangal na lugar o kinararangal na posisyon. Galing kanino? Galing sa Panginoong Hesukristo. Amen. So, yun po pala yung isang pagtanaw sa atin ng Panginoon o pagpaparangal sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So pagka tayo magtatagumpay sa buhay na ito, gagawin tayo ni Lord o gagawin tayo ni Lord na isang haligi sa kanyang templo. A position of honor, ano po, na inilalagay ni Lord sa kanyang mga anak na nagtagumpay. Amen? So, purihin ng Diyos, ano po, sa napakagandang pangako ng Panginoon sa mga magtatagumpay. So, ngayon po, bilang ang conclusion dito po sa iglesia po ng Philadelphia, kinikilala natin si Jesucristo na ating Panginoon, Panginoon ng iglesia ito. Sa kahinaan at kalakasan, sa Kanya tayo nagtitiwala at umaasa. Amen? Meron po sa kakapusan at kasaganaan, sa Kanya po tayo umaasa. Sa Kanya tayo nakasandig. No, ang buhay natin ay sa Kanya po naka-rely, no po, nakaasa. No? So sabi, sa kahirapan at kasaganaan, sa kakapusan at kaalwahan, no, sa Kanya pa rin tayo umaasa. So, ano pa po? Sa mga bukas na pinto at mga biyaya at pagpapala, mga opportunity na bigay ni Lord sa atin. Gayun din naman, kung may mga isinasara o nagsasara ang mga bagay sa atin, kinikilala natin na ito'y gawa ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo sa atin. Amen? Praise God, purihin po ang Panginoon. Dapat tayo manatiling tapat kay Kristo na tumawag sa atin sa buhay na ito at sa Kanya pong mga salita. Ano po yung katapatan sa Kanya mga salita? Pagsunod. Hanggang sa huli. Hanggang sa wakas. No? Hanggang sa kahuli-huli ang panahon ng buhay po natin, tayo po ay kakita ni Jesucristo, sumusunod, at doon po tayo tatawaging
mananagumpay. O doon po tayo tinawag ni Lord bilang isang nagtagumpay. So purihin ang Diyos. Ang iglesia dapat ay makilala o ma-recognize na kay Kristo. Sa lahat ng panahon po ng buhay, anuman ang pinagdaraanan natin, kay Kristo ka. Nakatayo, kay Kristo ka nakasandig, kay Kristo ka nakaasa. Amen po ba? Gaya po ng iglesia ng Philadelphia na ikinumend ni Lord, my faithful church, the faithful church. Po, sabaw sa po sa atin, ang panalangin po nating lahat, tawagin po tayo sa huli ng Panginoong Jesucristo bilang faithful church. Po, isang tapat na iglesia, tapat na mananampalataya. Puri ng Diyos na po sa hapon na ito. Nawa ang iglesia ng Philadelphia ay maging pattern po ng buhay po natin bilang isang iglesia. Po, ang tapat ng iglesia. Ito po yung commendation na napakaganda para po sa bawat sa atin maging sa kabuuan po ng iglesia ng katawan ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay mananampalataya.